episode na pag-uusapan ngayon sa Unbettable Channel. Welcome po sa aking muting channel. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbettable, Ambet Nabos. Salamat sa lahat ng mga subscribers po namin. Unti-unti, dahan-dahan, syung, ganun lang talaga. At least, o kita mo, nung mabalitaan natin na nagsampa na ng kaso itong si Senator Kiko Pangilinan, tapos si Bossing Vic Soto, talaga humanda yung mga fake mga fake vloggers dyan. Talaga kung ano-ano na lang talagang istorya, no? Buti talaga kami talaga, alam namin ang ginagawa namin. Ako, ewan ko sa inyo. Dahil ngayon naman, napakainit ng ating issue. Ang item natin po ngayon ay ang patuloy pa rin sagutan na nagsimula lamang sa binitawang pahayag ni Direk Andoy Ranay sa isang media con or media vlog na nagpo-promote siya. Nagpo-promote daw sila ng isang project. Hindi ko malala kung anong kapamilya show yon. Pagkatapos napag-usapan o natanong yata yung tungkol sa franchise at mga shows, at doon nga nabitawan nitong director na si Andoy Ranay ang mga katagang sinabi niya na masaya sila sa trabaho nila, at least yung mga shows nila world class. Tapos napag-usapan yung franchise at sinabi nga na naging controversial yung statement niya na hindi baling walang franchise, hindi naman basura yung trabaho or something to that effect, na talaga mang ikinareact ng reaction ng mga kahit alam nyo, una, first point, kahit walang binanggit na network itong si Direk Andoy Ranay, napakadaling isipin na ang pinatutungkulan niya ay yung network na may franchise, whether it's GMA7, TV5, Net25 at VTV4 at kung ano-ano pa mga broadcast companies na merong net, na merong franchise. Kasi sa ngayon, among the major networks, alam naman natin na ABS-CBN lang yung walang franchise. So, kahit anong palusot ang gawin, wala namang pinatutungkulan at ba't daw kasi, yung mga sinasabi kasi, ba't umaray kasi, siguro guilty. Alam nyo, napaka lumang defense. Kasi whether you like it or not, nagsalita ka ng ganon, may pinatutungkulan ka. Anong pinanggagalingan nun? Yun lang yung issue dun. Pangalawa, kaya nga sinagot siya dito isang writer naman sa GMA7 na si Suzette Doctolero. At actually, ang talino nung pagkakasagot ng Doctolero, binasa ko eh. May mga definition pa siya tungkol sa world class, yung pag-hype, etc., etc. At some point, may mga ilang punto siya doon na talagang sinasang-ayunan namin. Sinasang-ayunan pa. Pero, tama rin naman din siya doon sa ilang punto niya na alam mo, nasa tumitingin yan eh, kung sino yung audience nyo. While I believe, ang ako personally, dahil kapamilya ako yung dati, naniniwala ako na talaga namang maganda ang content. Content-wise, iba ang content ng mga shows ng ABS-CBN. Although, hindi naman pag sinabi maganda na yung content, perfecto na. Pag sinabi maganda yung content, world class na. Pag hindi naman pag sinabing magandang content, napaka matalino na. Kasi ang dami-dami naman ng content na nakakatanga at nakakabobo. Tandaan nyo yan ha, ako nasasalita. Kasi alam nyo yan, para lang ma-entice yung manunood, sabi nga ni Doctolero, para mapaniwala or mapabilib, oy, gagawa ng mga eksenang ganito, ganyan-ganyan. At to the point na nagmumukha na talaga tayo yung tanga. Ako alam, beses ko na rin, kahit ako nung may programa po ako sa DZMM at may mga pinipiyar ako sa ABS-CBN, minsan may mga programa talaga, may mga shows talaga akong ayaw hawakan kasi nai-insulto yung aking talino. Tiyos! Nai-insulto daw yung aking talino. Alam mo yan. Alam mo na yun. Ano mo po ba, for the longest time, nadudun lang yung diary sa ibabaw ng refrigerator. mga ganong konsepto ba na ginagawang bobo? Huwag naman saan. Ako ayoko ng mga ganon. Although, marami rin mga programa. Again, may marami mga programa. Mabigyan man ng award, parangal, locally or internationally, ay talaga magagaling naman. Plus, given na siguro yung mauhusi talaga. Ako pa ulit-ulit kong sinasabi dito sa Unbettable Channel, talaga naman pagdating sa pag-arte. Okay, pagdating sa sining ng alam mo yon na talagang mabibighani ka, madadala ka. Eh talaga namang walang question, nandoon doon yung maraming mahuhusay na artista sa ABS-CBN. Oh, that's one. That's a fact. Sa GMA hindi natin dinidiscount na marami rin namang mahuhusay. Ang nagiging problema lang, tama 'to si Dr. Lero, hindi sila nagiging produkto ng hype. Hindi sila masyadong alam mo yon,
ang problema kasi ng GMA minsan, pag nag-click ang isang artista nila sa isang palabas, hindi kagaya ng ABS na pinupok-pok na sa lahat ng platform, makikita mo, mapapanood mo, maririnig mo, mabalibalita mo. Sa GMA, parang pag nag-click na, hinahayaan na nila. So, ang observation ko doon, parang ano ang say-say nung pinahinug mo, pagkatapos pababayaan mo na lang, wala nang follow-up, walang consistency, kumbaga. Kasi nga, sabi nga nila, hindi ko alam kasi hindi naman ako taga doon, pero may marami akong kaibigan dyan, pero hindi ko alam yung sistema nila, but still, ina-appreciate ko bilang manunood. Ako, nilalagay ko ang sarili ko bilang manunood na natutuwa ako sa mga produksyon nila. In fact, aaminin ko at inamin ko na dito sa Unbearable Channel na nung kasagsagan po ng lockdown na nandun tayo lahat, nasa bahay tayo lahat, ako, na-rediscover ko yung mga Encantadia, ano pa yung mga programa pinapanood natin sa GMA na puro replay na pinagkakita talaga ng GMA, ano? You know? Mga basta magagandang palabas, ang gagaling ding umarte, kinikilala ko talaga yung mga artista nila. But then again, doon sa puntong content nga pa rin tayo, dahil doon nagsimula yung issue ng content versus basura, may mga nagsipag-react at hindi masisisi ni Direk Andoy Ranay yung mga naging reaction gaya ni Miss Jacqueline Jose, an award-winning actress na alam naman nating lahat, na nakilala at nagsimula rin sa GSA, ABS-CBN bago siya namayagpag sa GMA7. Tapos si Miss I.I. De La Salas, na sinugundahan ni Miss I.I. De La Salas, na alam naman din natin na naging comedy queen something yan si I.I. bago naman din yan napunta sa GMA7. So ang tinitingnan natin dito, nasa nagsasalita, nasa nag-uopinyon. And kawawa si Direk Andoy kasi kung pagbabasihan yung body of work niyang tinatawag bilang isang direktor, talaga siya, mapapahiya siya. Kasi yung mga sinasabi niyang gawa niya, hindi naman masyadong, alam mo, pinansin or napansin. Much more, hindi naman na-recognize bilang world class. So, kung ilalagay mo doon sa pinagmamalaki niyang world class at hindi basura, talagang kakainin niya yung mga sinasabi niya. I have nothing against Direk Andoy. Kilala ko siya. Nakakatrabaho ko rin paminsan-minsan pag nagbibisita ako sa mga set niya. Pero masyado kasing masyadong self-serving yung naging statement niya na alam mong mararamdaman mo. Kung maunawaan ko pa kung napipikon lang siya o party pa rin ito doon sa mga kapamilya artists and talents na dahil nawalan ng trabaho, dahil sana nawalan ng prangkisa. Alam mo yung galit sa gobyerno and everything. Ako galit na galit pa rin ako hanggang ngayon. Ang ganda-ganda ng programa ko, nawala. Pero, realidad ng buhay, may politikahan, may mga teknikalidad tayong dapat sundin, may mga legalidad tayong dapat sundin, may mga alituntunin sa batas na dapat sundin. At higit sa lahat, alam mo yon, as a media conglomerate, as a media organization, kahit sabihin natin tayo yung anong tawag natin doon, third state na tinatawag o most powerful kasi kaya mo magluklok ng presidente, magluklok ng mga opisyal na matataas at kaya mo ring magpatalsik. Pero may mga regulasyon din. Kami nga, ako nga, bawat perma ko ng kontrata, parating nire-remind yung tungkol sa ethics, tungkol sa ganito, ganyan-ganyan. Pag pinag-uusapan natin sa ganito, huwag niyong bansin eh. Di ba? So, nawawala siguro sa isipan yun ng isang Direk Andoy Ranay na bukod sa kompetisyon, isa rin po itong negosyo na naaapektuhan ng mga galawan sa politika, patakaran sa gobyerno. At saka yes, ando doon yung challenge na ibabalik ko naman sa GMA7. Yung challenge na, aba, bakit nga ba mas magagaling ang mga artista? In general ko na itong sasabihin na, ba't mas maraming magagaling ng mga artista di kalibre sa pag-arte ang ABS-CBN kumpara sa GMA7. Ganun yun. So ang challenge dapat doon, abay, gumawa tayo ng paraan, gumawa tayo ng something para naman lumabal, umangat, lumibel, or kaya mapantayan, or malampasan, di ba? Yun challenge, hindi yung nagpaparunggita ng ganito, ganyan-ganyan. Kasi pag bumalik sa inyo ang at lalo pat nalaman natin na si Direk Andoy Ranay pala, ay nanggaling din naman sa GMA7, pagkatapos ngayon, kahit anong sabihin mo, sasabihin na taken out of context yung sinabi, the fact na binigkas mo at sinabi mong
aanhin mo ang franchise kung basura ang trabaho, ano ba, sino ba ang pinarurungitan mo? Alam mo mag-react si TV5. Naalaman naman ng TV5, poor third. O, di ba? Ako na magsasabi noon, poor third sila sa larangan ng kompetisyon in terms of viewership, in terms of advertising revenues, in terms of magagandang palabas. Maliban sa, with all due respect, maliban sa mga programa ni Kuya Rafi Tulfo at mga iba pang programa na talaga namang mataas ang rating. And now, may mga kapamilya shows na napapanood din natin sa TV5. And with all due respect, may mga programa din naman, may sariling audience ang Net25 ng Iglesia ni Cristo o ang PTV4 ng mga nanonood ng mga balita sa gobyerno or ang CNN for that matter. Hindi ba? CNN Philippines. So, masyadong self-serving, masyadong fleeting yung mga general statement na pinasasabi gano'n na parang tama ang dating, masyadong mayabang na parang ikaw lang ang may karapatan na magpakita kahit wala kang franchise ay ginagano mag-steal. Negosyo yan, may regulasyon, may ethics, and nasa sakupan ng gobyerno na dapat sumusunod din. Ganun lang kasimple yun. I'm going to rest my case kasi ayoko na rin pahabain ito. Medyo napikon lang din ako kasi ako bilang isang dating kapamilya, at kapamilya pa rin sa puso, kapuso rin naman ako, kapatid pa rin naman ako. Ako marunong ako, kahit nung kung sa nakakakilala ko sa akin, sa mga naging body of work ko din na tinatawag, mula sa panulat hanggang sa broadcast, hanggang sa mga paglalabas-labas ko sa mga ibang produksyon at pagdidirect ko rin ng mga concerts, alam mo yon, depende yan sa audience . Kung may mga certain, may captive audience or may meron kang audience na talagang nirerekta mo na para sa kanila, talagang susubaybayan kanila. Pero may mga audience at the same time na hindi ka gusto, yun ang anong ina-expect mo sa kanila, kundi i-bash ka, kantsawang ka, hanapan ka ng pagkakamali. At yun ang hindi dapat nangyayari. Kasi sa kompetisyon, dapat, alam mo, balance lang. Hindi ka pwedeng i-down mo yung isa kasi sabi nga ng mga artista, di ba, you don't burn bridges. Lalo na yung mga character actors, katulad niyan. Isa sa mga pumerma sa 40 artista ng Star Magic ngayon, si, at babanggitin ko, papasintabi ako sa iyo, Mr. Jen Arcilia, na alam naman natin na for the longest time, ang dami rin naging proyekto sa GMA7, talaga nagmarka din siya doon, talagang hinangaan din siya, kaya nga siya na-ispata na magaling. Tapos, nandito na siya ngayon sa Star Magic. And so with the other artists, di ba, na nakakatawid. Maliban doon sa mga ibang talagang major videos, no? Major stars talaga na talagang lead ang dating. Pero yung iba na naghahanap buhay lang, gusto lang magtrabaho. Tapos, di ba, dahil lang sa issue ng franchise, dahil lang sa issue ng ganito. Bakit naman? Kapamilya, alalahanin naman natin. Nung kasagsagan naman na nagkakaroon ng mga pagdinig sa Kongreso tungkol sa franchise, pinabalita naman tayo ng GMA7. Sinusuportahan tayo ng GMA7 dahil ang pinag-uusapan na nga doon at ang nalalagay sa alanganin na yung usapin tungkol sa press freedom or freedom of speech. Diba? Kaya lang, again, mabalik ako doon sa mga lintutugin na hindi naman ako mababatas, hindi rin naman ako bumuboto sa pagbibigay ng prangkisa. Pero may mga regulasyon ni. Mali sa hindi. Kaya nga, minsan may sinasabi tayo, may batas. Hindi lahat ng batas makatarungan. Hindi lahat ng batas nagsisilbi sa pangkalahatan. Kasi mayroong batas na kakaunti lang yung pinagsisilbihan, kakaunti lang yung nabibiyayaan. Parang ganun lang din yung sa broadcast network. So, sana nga lang ang wish namin dito sa usapin na ito, na itong, alam mo yon, kasi imbis na kasi may marami, alalahanin natin yung mga binoboto natin na mga politicians na inilalagay ninyo sa balita. Mga tao yan na, alam mo yon, sila yung mga bengador daw, yung mga ano ba tawag doon? Kagaya, lalayo pa ba ako kung sino? Di ba? Na yung gagantihan ka, parang ganun. So, the more na iniinis mo yun, the more na nagagaganyan ka, nagyayayabang yung mga matatawag nating artist na ang pagpapahayag ay wala sa lugar. Wala sa lugar! Tinatandaan din kayo nito mga bumoboto at nagbibigay ng prangkisa. O saan ka lulugar pa ganun? Diba? Hindi natin parating may pagmamalaki na maganda ang show natin, world class tayo.
Kasi at the end of the day, titingnan pa rin yung negosyo. Kung wala nang naglalagay ng sponsors diyan, wala nang nag-a-advertise, at yung mga artista ninyo inawala na ng following and everything. Oh, 'di ba? Matutulog ka na lang ba doon sa paninindigan na world class at magaganda ang show? Wag naman. At saka, sino bang may karapatang magtao, tumawag o magsabi ng basura? Kundi mismo yung nanonood lang. Parang ako nilalagay ko nga ang sarili ko lagi sa biglang-bilang manonood. Kasi sabi mong publicist ako, writer ako, anchor ako, advertising whatever, director, ganun, editor. Pero pag nilagay ko ang sarili ko sa puso or sa lugar ng manonood, ang dami ko rin mga kapintasan. Pero sinasarili ko na lang. Kasi at the end of the day, ako naman yung may control sa remote control. Pag ayokong panoorin ang palabas mo, ililipat ko kasi feeling ko naiinsulto ko. Feeling ko nabobobo ako. Diba? Ganun lang yun eh. Yun kami. Kaming manonood ang magsasabi kung alin yung basura para sa amin o hindi. Ganun lang yun. At the end of the day, hello sa mga subscribers! Diyos maray na hapon, Diyos mabalas, Diyos maray na banggit po sa Indoga Boss. Sana po naiintindihan niyo po ako at nakikaroon tayo ng konting pag-uusap dito sa ating muting channel, sa Unbearable Channel. Hanggang sa susunod na pagtanag po! Yan na! Maraming salamat!